伞，谁把苦与寒，有伞那头把雨淋。伞放开伞，谁把苦与寒，有那头把恨难忘。把雨放大雨滴寒，那难忘。Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubak nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin sa iyo'y pagbigyan, sapagat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab, makikita mo siya sa Jezreel sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin niyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang pinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangam ka mang ginawa mo kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat. Doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinahanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, itatakwil kita. Lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angka ni Jeroboam na anak ni Nabat at sa angka ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man ang sa angkan ni Akab ang mamamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso.
sino mang mamamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel na gumun si Acab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon, sumamba rin siya sa mga diyos-diyosan gaya ng mga Amoreo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Acab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako, at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan, kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, "Hindi mo ba napansin kung paano nagpakababa sa harapan ko si Acab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masama'y pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo na ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyan ng mga hentil.
Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pagkatapos po ng Sermon on the Mount na ebanghelyong ating napakinggan noong nakaraang araw, si Jesus ay nagbigay ng anim na batayan ng pagiging buhay Kristiyano na sa isang banda tinatawag na antithesis. Bakit antithesis? Dahil mayroong thesis, antithesis. Ito ang sinasabi, pero ito naman ang sinasabi ni Jesus na contrast o opposite doon sa sinasabi. Saan galing yung sinabi? Lagi kasing nating narinig nitong nakaraang araw ng mga ebanghelyo, narinig na ninyong sinabi. Saan sinabi? Doon po sa lumang tipan. Ito na yung narinig nila sa lumang tipan. Ito ang sinasabi. Pero nang si Jesus ay nagsalita, ito naman ang kaniyang sinasabi. So thesis, tawag doon statement, and then another statement na opposite doon sa unang statement. Kaya ang tawag natin doon sa sinasabi ni Jesus ay ang six antithesis. So kapag inyong titingnan, thesis plus antithesis equals synthesis. Diba? Ipinapasok ni Jesus, iniiba, binabago, nilalagyan ng bagong kahulugan ang lumang bagay na narinig sa bagong narinig nila para maging bago sa kanilang pamumuhay. Ito ang batayan ni Jesus. Ang hindi mamuhay sa lumang kaisipan bagkus mabago ayon sa kaniyang batayan. Narinig na natin ito sa libro ng Leviticus. Narinig na natin ito sa libro ng Deuteronomy. Narinig na natin ito sa lumang tipan na ibigin mo ang iyong kaaway. Pero ano ang sabi ni Jesus? Mayroong extension. Hindi sapat na iibigin mo lang ang sarili mo kung hindi kailangang ibigin mo rin ang kaaway mo at napupuot sa'yo. Yun po yung dagdag. Yun po yung synthesis. Dahil mawawalan nga ng halaga ang salitang pag-ibig kung mamimili ka lang ng kaya mong ibigin. Mas totoo palang pag-ibig kung iibig ka sa kaaway mo at napupuot sa'yo. Mahirap gawin, pero ito po yung tinatawag na radical love. Kaya tinawag na radical love, radix. Ibig sabihin ng salitang radix, root, ugat. Bababa ka, titingnan mo, lalaliman mo ang pag-unawa sa salitang pag-ibig. Dahil kung hindi ka pupunta at tutungo sa ugat ng pag-ibig, hindi natin matututunan kailanman ang katuruan ng Diyos na ang Diyos ay pag-ibig. Malayo ba? Hindi po. Madali nating mauunawaan ang radical love dahil si Jesus ang halimbawa ng kabanalan at si Jesus ang halimbawa ng pag-ibig na iyan. Sa kaniyang pagkapako sa krus at pagkamatay, ipinakita ni Jesus ang radical love at pagmamahal kahit na ang mga taong umuusig sa kanya. Normal po ang galit. Normal na ikaw ay mapuot
ang hindi normal ay ang mamuhay ka simula nang ikay nagalit hanggang ngayon. Yun po ang hindi normal. May isang taong nagtanong, isang bata ang nagtanong sa kaniyang tatay, "Tatay, ano po ba ang galit? What is anger?" Sumagot yung ama, "Ang anger ay ang punishment na ibinibigay ng tao sa kaniyang sarili dahil lamang sa pagkakamali ng iba." Ibig sabihin po, kung may nararamdaman kayong galit ngayon, kayo lamang ang nagpaparusa sa sarili ninyo. Dahil yung taong nagbigay sa iyo ng galit, hindi ka na iniintindi. Yung taong naging cause ng galit mo ngayon, hindi ka na iniisip. Ikaw na lamang ang nag-iisip dahil ikaw ay nagagalit. Kaya imbes na maramdaman mo ang galit, ipagdarasal natin ang mga taong nakasakit sa atin upang mapawi at unti-unting mawala ang pagkagalit na yan. Dahil mas delikado ang epekto ng galit kesa sa epekto ng pag-ibig. Tingnan ninyo po, pag galit kayo, alam mo ba na kapag nagagalit, sabi ng mga doktor, may apat na epekto sa tao. Anong una? High blood. Mag-isa ka na lang, naha-high blood ka pa kasi iniisip mo nagagalit ka. Ikalawang epekto, nagkakaroon ka daw po ng insomnia kasi hindi ka makatulog dahil sa galit na iniisip mo. Pangatlo, nagkakaroon daw po ng stomach problem ang taong nagagalit. Lalo-lalo yung panglima, nagkakaroon po ng sakit sa puso. Huwag niyong ipakitang kayo'y nagagalit kasi may mga taong salbahe. Habang nakikita kang nagagalit, gagalitin ka para mamatay ka sa galit. Pero balikta rin natin bilang Kristiyano, kapag ika'y ginagalit, ngitian mo, patawarin mo, at ipagdasal mo. Babalikta rin natin ang sitwasyon upang yung nagagalit naman ang hindi makaunawa ng tunay na pag-ibig. Sapagkat ang taong namumuhay sa salita ni Kristo ay palaging nagmamahal anumang oras ng kaniyang buhay. Magagalitin ka ba? Daanin natin sa dasal. Magagalitin ka ba? Inom ka lang ng tubig. Magagalitin ka ba? Magsimba ka. Magagalitin ka ba? Tumingin ka sa ating Poong Jesus Nazareno. Gawin mong paraan ang Diyos. Mahalin at yakapin ang Diyos at sumama sa Diyos sa pagpapakita at pag-unawa ng radical love. Kita nyo na si Pope Francis, no? Ang kaniyang pagmamahal ay pantay-pantay dahil matututunan natin sa Diyos na ang tunay na pagmamahal ay pagmamahal sa lahat at walang batayan ng emosyon ng tao. Sapagkat ang pananampalatayang nakaugat sa Diyos ay kasamang paglago sa ating buhay, Kristiyano. Maisabuhay, maibahagi, maipadama ang pag-ibig ng Diyos sa lahat.
pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayong makasunod sa halimbawa ni Jesus na naguutos sa atin na ibigin natin ang ating mga kaaway. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkakaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw, naway makihati sa kapayapaan at kaligtasan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng hinanakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri dami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang karurukan ng pag-ibig at pagpapatawad. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayo mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagkapatala o pagkapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Pinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa 3:00 ng hapon at iikot sa paligid ng simbahan. At ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 4:00 ng hapon. Ang lahat po ay inanyayahan sa mga gawing ito ng ating kapistahan. Pagkatapos ng misa, we wish kang po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintumpo ka namin. Ano ang buhay at kaligtasan?
sarili mo. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos mo kinamatayan ay sa bisag ng pangkaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,